gagawin nyo to, kailangan minimum ng 3 sets. So, kung gagawin nyo to ng 3 sets, ang kinagarantee ko dito, makakalus kayo ng at least, tandaan nyo to ha, 800 calories. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, bibigyan ko kayo ng mga exercises na hindi nyo na kailangan gumamit ng mga gym equipment. Marami nagtatanong sa akin kung pwede ba gumawa ng video ng walang gym equipment or kung pwede sa bahay lang o yung home workout. Okay? So, itong video to para sa inyo to. By the way, pasensya na kayo sa boses ko guys kasi nagkasakit ako ng 4 days ago. Ngayon, nakarecover ko pa lang. So, kung hindi nyo maintindihan yung boses ko, kung medyo may sipon, eh, intindihin nyo na lang. Ayan, hindi, joke lang. Nakaka-recover ko lang. So, pasensya na kayo guys kung ito yung boses ko. Okay? At saka guys, itong video to, ginawa ko to sa beach. Okay? Pumunta ako ng beach. Nasa Florida ako last 2 weeks ago. Yung mga exercises na to, ginawa ko sa beach kasi mas okay sa gawin to sa beach. Kung ayaw itong gawin sa bahay, pwede itong gawin sa beach. Kung may time kayo mag-beach, habang nasa beach kayo, pwede itong gawin. At saka, pwede itong gawin sa park. Kung ayaw nyo sa bahay, kung malayo kayo sa beach, ayan, malapit kayo sa park, yun sa park. O kaya sa kalye, kung gusto nyo gawin sa kalye, sige, gawin nyo lang sa kalye yan. Pero kailangan safe kayo, ha. Or sa office nyo, kung may space kayo sa office nyo, may break time kayo ng 1 hour, pwede itong gawin. Kasi itong exercise na to, less than an hour to, okay? At saka, gusto ko rin sabihin, itong exercises na to, guys, HIIT workout to, okay? Kung hindi nyo alam yung HIIT workout, explain ko to mamaya habang ginagawa ko yung mga exercises. At saka, itong mga exercises na to, 8 exercises to, okay? Explain ko sa inyo kung anong mga muscle target nito at saka kung anong benefits nito sa katawan natin habang ginagawa ko yung exercises na to, okay? So, kailangan mo panood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para malaman nyo yung mga exercises at saka para makapag-workout kayo, hindi lang sa gym. Kung wala kayong time mag-gym, busy kayo palagi, pwede itong gawin sa bahay, okay? Or sa park, sa office nyo, or kung kailan man kami free time. Pero bago upisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Ayan, sabi ko din. At saka, nag-upload po ako ng video once a week, or every Friday, pumunta lang kayo sa video. At saka guys, gusto ko lang saan sabihin na nag-upload ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel ko every Friday. Kung ma-miss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala, i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba nitong video. Once na mag-subscribe kayo, pindutin nyo yung bell button agad. Okay? Straight away, diba? Subscribe, tapos bell button, i-click nyo yun. Pagka-click nyo yun, yun automatically naka-notify na kayo para sa lahat ng video ko. Para kayo unang makakapanood ng bago kong video. Okay ba yun? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian, at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po ako at least 7 years back background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, share ko po yung sa inyo dito sa YouTube channel ko, sa inyong lahat, para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, habang nagsasalita ako ngayon dito, makikita nyo ako dito sa baba, sa small na square. Ayan, nandito ako ngayon. Habang ginagawa ko itong workout na to, i-explain ko dito kung ano yung mga benefits nito, kung ano yung workout na ginagawa ko dito o yung HIIT workout at saka yung mga additional information para sa mga exercises na to. Number one, explain ko muna itong exercise na to. Ito yung HIIT workout, okay? Kung hindi nyo yung alam yung HIIT workout, ito yung high intense interval training, okay? Or high interval intense training. Yan yung ibig sabihin ng HIIT workout. Yung HIIT workout, maganda yun sa katawan natin, especially para sa heart natin kasi part to ng cardio. Kung maglulose kayo ng weight, in-recommend ko, gawin nyo to at least 3 times to 4 times a week. Bakit ko gagawin to 3 times to 4 times a week? Kasi una sa lahat, marami itong makapag-lose ng calories. Kailangan yung calories, kailangan ikat natin sa katawan natin, okay? Para mag-lose tayo ng weight. Isipin mo na lang yung calories, ayun yung pawis natin. Mas marami kang nilalabas na pawis, mas marami kang malulose na calories. Number one tip ko yan dito sa video to, okay? Yung number one exercise na ginawa ko dito, yung una kong ginawa, yun na nga yun eh, number one una.
Ano naman eh. So, yung number one na ginawa ko dito, yung sa legs, okay? Yung parang walking lunges, pero hindi walking lunges yun eh. Ginawa ko dito yung jumping lunges. So, ang gagawin nyo dito, parang tumatalon kayo, tapos yung walking lunges na yun, maganda yun. Sorry, jumping lunges na yun, maganda yun. Habang ginagawa nyo to, walang rest to, okay? Tandaan nyo ha, walang rest, dire-diretso to. Tapos, yung pangalawang exercise na ginawa ko dito, ito naman yung para sa chest at saka sa tricep. Ang ginawa ko dito, yung triangle push-up. Nakita nyo yung kamay ko? Ganyan na ginawa ko habang nagpo-push-up ako, okay? So, triangle push-up, ibig sabihin noon, na-workout dun yung chest natin o yung dibdib natin. At the same time, ayun yung primary, secondary muscle group na na-workout dito, ito yung tricep natin. Kung di nyo alam yung tricep natin, ayun yung muscle sa taas ng siko natin or yung opposite ng bicep muscle natin. Pakita ko dito sa inyo saglit. Ayan, ayan yung tricep muscle natin. Kita nyo, ayan yung bicep, ito yung tricep. Okay? So, kapag ginagawa itong exercise na to, yung number 2, na-workout dito, hindi lang yung tricep, pati na rin yung chest natin, yung dibdib natin. Pangatlong workout, teka saglit guys ha, meron akong copy nandito kasi. Tandaan nyo, 8 exercise to, so mahirap i-memorize lahat sa isip ko. So, yung pangatlong exercise, ayan, yung abs. Meron akong ginawang exercise doon para sa abs. Yung bicycle crunches, okay? Yung bicycle crunches, ginawa ko yung para sa abs. Kasi, una sa lahat, yung number 1 ay yung lower body. Pangalawa, yung upper body, kung nandun yung chest at saka yung tricep. Tapos yung pangatlo, yung abs naman. Ginawa ko yun yung bicycle crunches, okay? Kung gagawin nyo to, kailangan mapifeel nyo yung workout. Kailangan mapifeel nyo yung kung anong wino-workout yung muscle group. Ginawa ko tong pangatlong exercise na abs. So, kailangan yung abs nyo nag-work. Okay, kailangan hindi yung lower back nyo, hindi yung chest nyo o yung shoulder nyo. Kailangan yung abs lang. Kasi ito yung specify or yung target muscle group natin. Yung pang-apat na exercise, teka, ito ulit. Yung pang-apat na exercise, yung legs ulit. So, yung tip ko dito, guys, bibigyan ko muna kayo ng tip. Kailangan, kung gagawin itong exercise, kailangan mabilis to. Hindi to yung dahan-dahan, okay? Kasi, kailangan yung heartbeat nyo, kailangan bumilis. Okay? Tandaan nyo yung heartbeat nyo ka dito, kailangan kasi bumilis eh. Kasi kung hindi bibilis yung heartbeat nyo dito, hindi kayo pagpapawisan. Kasi, ayun yung... Excuse me. Sorry guys. So, kasi kailangan yung heartbeat natin importante. Kasi kung babagal yung heartbeat natin, hindi tayo pagpapawisan. Yung heartbeat natin, ayun yung magbibigay ng sign or ng signal para pagpawisan tayo. Ibig sabihin, kung pag bumibilis yung heartbeat natin, ibig sabihin may ginagawa tayong intense training. Okay? E kaya siya tinawag na HIIT. High intense interval training or high interval intense training. Okay? So, intindihan nyo na? So, yung panglimang exercises guys, balik ulit tayo sa oblique. Taas sa chest. Sabihin ko muna kung hindi nyo naintindihan yung oblique, ayun yung part ng abs natin. Yung oblique, ayun yung nasa gilid ng abs natin. Okay, yung sa gilid dito. Ewan ko nakikita nyo eh. Ewan ko nakikita nyo. Ayan o, yung sa gilid dyan. Tapos yung sa kapilang gilid. Ayan o. Ayan, yun yung oblique. Okay, yung nasa gilid ng part ng abs natin o ng chan natin. Ayun yung ibig sabihin ng muscle group ngayon, yung oblique. Winworkout ko daw yung oblique at saka chest at the same time, okay? So, kumbaga 2-in-1, multi-purpose, di ba? Okay, yan. So, kailangan gagawin nyo to. At saka guys, additional information kung gagawin nyo to, kailangan 15 repetition na. Tandaan nyo, 15 repetition lagi. Kung gagawin nyo yung each side, kunyari gagawin nyo yung bicycle, crunches, gagawin nyo 15 sa kaliwa, tapos 15 sa kanan. So, 30 repetition altogether. 30 repetition in total or 30 repetition count. Okay? Tandaan nyo, importante yun. Kasi the more, the better. Ayan. Okay ba? So, punta naman tayo sa pang-anim. Sa pang-anim naman, punta naman tayo ulit or balik ulit tayo sa core. Tandaan nyo, yung core, yung abs, yung oblique, magkakaiba yun ng muscle part. Pero sa isang lugar lang yun sa katawan natin. Kumbaga, sa chan natin at saka sa likod natin. Okay? Yung core, explain ko muna saglit, yung core nasa likod natin yun, nasa part yun ng chan natin, pero nasa likod ng part ng chan natin, okay? Yung abs, ayun yung six-pack na tinatawag nila, yung nasa harapan ng chan natin, ayun yung anim na parang pandesal, yeah. Ayun yung tinatawag na abs. Yung oblique, ulitin ko lang, yung oblique yun naman na nasa gilid ng chan natin, di ba? May abs sa gitna, tapos yung sa gilid makikita nyo, ayun yung obliques, okay? O yung oblique. So, in-explain ko lang yung saglit para maintindihan. Saglets. Para maintindihan nyo. Saglet para maintindihan nyo. So, yung minorkout ko dito, yung core, yung number 6, maganda to. Kailangan may engage nyo yung core nyo dito. Ibig ko sabihin, sinabi ko to sa last video ko, last week, na yung engage, hindi yung engagement na papakasalan nyo yung core nyo o yung abs nyo. Ibig sabihin ng engagement, kailangan mapifeel nyo yung core nyo na gumagana. Kumbaga, naka-tense siya kailangan. Kumbaga, para ka bang nasa toilet eh. Diba? Para pag tumatae ka. Example lang to, kunyari kung tumatae ka, diba, sa toilet. Diba? Parang umiire ka. Diba? Ibig sabihin,
parang nafe-feel mo yung chan mo, di ba? Parang nag-i-squeeze, di ba? Parang nagdidikit-dikit siya. Ibig sabihin, naka-engage siya. Dapat ganun yung mafe-feel nyo dito habang ginagawa nyo yung exercise na to, okay? Kasi importante yung engagement eh. Hindi yung engagement ang papakasala. Sabihin, nag-work yun. Ayan na. Kung naiintindihan nyo, comment kayo sa baba para naman naiintindihan nyo itong mga sinasabi ko at saka huwag nyo kalimutan i-like nyo rin itong video, okay? Ayan, tapos punta na tayo sa next. Pag next naman yung shoulder at saka abs. So yung shoulder at saka abs, ginawa ko rin naman to, pinagsabay ko rito habang ginagawa ko to, nafe-feel ko naman yung shoulder ko at saka yung abs ko nag-work. Alam ko excuse me. So ang So, okay guys, nandito pa rin yung sakit ko. So, nag-recover pa. Ginawa ko dito. Habang ginagawa ko to, nafe-feel ko yung shoulder ko nag-work at saka at the same time, yung abs ko nag-work. Kailangan i-engage nyo yung abs nyo dito habang ginagawa nyo to. At the same time, ganun din yung shoulder natin. Okay? Tapos, punta naman tayo sa last na exercises. Ito naman yung sa whole body. Okay? O yung tinatawag nilang burpees. Ayan. Ito yung pinaka-deadly o yung pinaka-mahirap. Kaya nilagay ko sa pinaka-huli. Okay? Kasi yung deadly. Yung pinakamahirap at saka yung deadly exercise na to, yung burpees, kung magagawa nyo to ng dire-diretso, ng walang hinto, mas mabilis, mas better kasi una sa lahat, mas mag-lose ka ng calories. So, yung burpees, maganda yung sa buong katawan natin, mag-work yung buhong muscle natin sa buong katawan simula sa chest hanggang sa legs. Kasi tumatalon tayo dito at the same time, nagpo-push up tayo dito. So, kumbaga nag-work yung buong katawan natin. Ang tip ko lang dito guys, kung gagawin nyo itong exercise na to, itong lahat na exercise na to, kailangan gawin nyo to ng less than an hour. Okay? Kasi importante yun. Pero, gagawin nyo to, kailangan minimum ng 3 sets. So, kung gagawin nyo to ng 3 sets, ang kinagarantee ko dito, makakalose kayo ng at least, tandaan nyo to ha, 800 calories or above. Ayun yung minimum na calories na malulose nyo dito kung gagawin nyo to ng less than an hour or at least 45 minutes. Paano nyo matrap kung gano'n yung nalulose yung calories? Sinasuggest ko kung meron kayong smartwatch, yung nilalagay sa wrist natin para kung gano'ng karaming calories yung matrap nyo, ilagay nyo yon para makita nyo kung gano'ng karaming calories ang malulose nyo dito. Pero sinasuggest ko, kailangan dire-diretso guys ha, walang stop. Okay? Importante to kasi kung mag-i-stop kayo dito, yung intense sa heart rate natin bababa. So, ibig sabihin, yung pag-cut ng calories sa katawan natin, eh, babagal. Okay? Tandaan nyo, kailangan itong exercise to mabilis. So, guarantee ko dito yung pag-lose nyo ng 800 calories and above. Okay? So, ayan. Ito po muna yung video ko, guys. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat ng gustong mag-workout lang sa bahay, yung mga taong hindi makapag-afford ng gym. At saka, guys, kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana huwag nyo kalimutan. Ayan na. I-like nyo to. Ayan. Huwag nyo kalimutan. I-like nyo to. Okay, para tumasaman yung like natin. Diba? Ulitin ko lang po guys, kung bago po ulit kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week guys. Huwag nyo kalimutan, every Friday, pumunta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday. Pero kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe kayo, at saka i-click nyo yung notification button dun po sa baba. Subscribe, click, notification button, click. Ayan. Para once subscribe kayo, eh, manonotify kayo sa lahat ng bago kong video. Okay? Every Friday, minsan meron ako premiere video. Yung premiere video ko, pinapalabas ko yung before ng actual video ko. Minsan Thursday night or minsan Friday early morning. Okay? So, kung naka-subscribe kayo at saka naka-notify kayo, eh, bibigyan ko kayo notification email. So, i-click nyo lang yung email address nyo or check nyo lang email address nyo. Papadala ko dun yung premiere video ko bago ko ipalabas yung actual video ko ng Friday. Para tayo ang unang-unang makakapanood. Makakapanood ng bagong video or bagong video natin dito sa YouTube channel natin. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So guys, thank you for watching. I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong kong video. Okay? Peace!